Patok sa mga netizen ngayon ang online word game kung saan huhulaan ang isang English word na may limang letra. Pero alam niyo ba ang may Filipino version din yan? Alamin sa pagtutok ni Athena Imperial. Green, yellow at gray boxes ba ang laman ng posts ng friends niyo sa social media? Huwag nang magtaka! Ito kasi ang bagong kinahuhumalingan ngayon ng netizens, ang Wordle. Sa larong ito, may anim na chance kang hulaan kung ano ang five-letter English word. Magiging green ang box kung sakto ang letra sa posisyon nito. Yellow kung may ganitong letra sa salita, pero kailangan mo uling hulaan kung saan ito nakaposisyon. Gray naman kung walang ganitong letra sa hinuhulaang salita. Challenging o sisiw lang? I-try mo naman itong sariling atin. Ang salto, kung saan mga salitang Tagalog ang huhulaan. Akala ko lang kasi nung umpisa, yung sabihin ng Wordle ay word saka riddle na pinagsama. So naisip ko funny siguro kung yung Tagalog version, kung gagawa ng Tagalog version ng ang pangalan eh saltong kasi salita saka bugtong. Kwento ni Carl na Electronics and Communications Engineering graduate sa UP Diliman, hango raw talaga sa konsepto ng Wordle ang saltong. Ito raw ang kanyang pinagkakaabalahan habang naka-quarantine. Meron akong ginawang program para makahanap sa mga sites ng mga online dictionary, online Filipino dictionary websites. Kasi yung iko-compile ko na words, yun yung gagamitin ko dun sa game. Meron din itong game modes na susubok sa bokabularyo. Ang saltong mini, kung saan ang huhulaan ay isang four-letter word. Seven-letter word naman ang saltong max. At 4 to 19 letter word sa saltong hex. Tulad ng Wordle, hindi mauubos ang oras mo sa paglalaro nito. Dahil kapag tapos ka na sa unang game, 24 oras ang hihintayin bago makahula ng bagong salita. Mula nang i-share ni Carl sa kanyang mga kaibigan ang laro noong January 14, umaabot na raw sa 140,000 ang users ng salto. Sa mga naka-isolate at quarantine, ito ang payo ni Carl. Hanap lang siguro ng distraction while in quarantine kasi medyo nakastress na isipin mo na positive ka sa COVID, mas stress ka lang lalo. So, try to find some distractions. Yeah, so, try nyo siguro yung Wordle sa Saltong or any games online. Total, marami na namang variations yung lumalabas ngayon. Bukod sa iwas bagot, nakatutulong din ito para mapayaman ang ating bokabularyo sa English man o sa sarili nating wika. Athena Imperial, nakatutok 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.